Ang mga naninirahan sa munting bayan ng Cuenca ay maligaya, matahimik at matakutin sa Diyos. Ang Cuenca ay tirahan ng mabait na prinsesang reyna ng Makulot. Siya ay mahiwaga. Ang kanyang kinalulugdang alaga ay ang Torong Ginto. Ang Torong Ginto, katulad din ng pangkaraniwang baka, ay malimit makitang nanginginain ng damo sa kaparangan. Sa isang malinis, maganda at napakalawak na kagubatan ng punong-puno ng puno at halaman, bumisita ang mabait na prinsesa ng Reyna ng Makulot. Kumusta ka na, aking kaibigan? Maayos naman ang aking kalagayan. Masarap ang mga pagkain at malinis ang mga batis na aking iniinuman. Mabuti naman kung ganoon. Kitang-kita ko nga sapagkat maaliwalas tignan ang kapaligiran. Saan ka patungo, aking Reyna? Bibisitahin ko lamang ang ating mga kababayan. Halika na, mahal kong Reyna. Sumampa ka na sa aking likod at ikaw ay aking sasamahan. Mabuti pa nga kung ganoon. Salamat. Pumunta sina Prinsesang Reyna ng Makulot sa bayan ng Maharlika upang bisitahin ang kanyang mga kababayan. Kumusta na ang kalagayan ng iyong anak mong Joey? Maayos na po, mahal na Reyna. Unti-unti na po silang nakakakain magmula nang siya ay magkasakit. Mabuti naman kung ganoon. Heto ang salapi. Maaari itong makatulong sa pang-araw-araw ninyong gastusin. Maraming salamat, mahal na Reyna Makulot. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Walang anuman. Sapat na sa akin ang nakikita ko kayong may pagmamahal at malasakit sa ating kapaligiran. Umalis na ang Reyna at nilibot ang bayan ng Maharlika upang bisitahin ang mga tao. Kumusta, Berto, ang ating tanim na palay? Mahal na Reyna, napakaganda ng ani. Malaki ang kita kada buwan. Susan, baka maubos ang lupa sa iyong pagwawalis araw-araw. Walang humpay po ang lakas ng simoy ng hangin, mahal na Reyna. Pabalik-balik ang mga basura. Bilisan mo upang ikaw ay makapagpahinga na. Salamat, mahal na Reyna. Kiko, dahan-dahan ang lakad. Baka umuwi ka nang walang laman ang pasan mong taro. Tanghali na po ako sa klase, kaya ako nagmamadali. Oh, kaunting salapi para mabaon mo sa iyong eskwela. Salamat, mahal na Reyna. Tunay na walang kupas ang iyong kabaitan. Lumipas ang mga araw. Binalita sa radyo na may darating na malakas na bagyo at tutumbukin ang bayan ng Maharlika. Naku! Kailangan nating lumipas. Delikado ang ating siluman. Anak, Joey, ihanda na ninyo ang mga damit at mahalagang gamit. Kailangan nating lumipas. Nabalitaan ng Reyna ang paparating na bagyo. Nagtungo siya sa bayan ng Maharlika. Mga kababayan, ihanda na ninyo ang mahalagang gamit ninyo at magtungo kayo sa yungib ng bundok kung saan ako naglalagi. Sipaghanda na ang mga tao sapagkat balitang malakas ang bagyo. Nagtungo na ang mga tao sa yungib ng bundok. Naganap na ang malakas na bagyo. Kumusta kaya ang aking mga tanim na palay? Tiyak na masisira ito ng bagyo. Ang aming tahanan, paano na? Baka wala na kaming balikan. Masisira ang tanim kong halaman. Paano na ako nito? Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ang buong may kapal. Ang mga tao ay nagpahinga na sa loob ng yungib ng bundok at iniintay na lamang ang pagtila ng bagyo. Umalis na ang bagyo at agad bumalik sa kanilang tahanan. Ang bahay namin! Gumuho na!
paano na ang mga tanim ko? Nasayang ang lahat. Sana kukuha ng pagkakakitaan ko nito. Nawala na ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung hindi dahil sa mahal na Reyna, hindi mangyayari ito. Akala ko ba hindi tayo pababayaan ng poong may kapal? Ngunit bakit ganito ang ginawa niya sa atin? Tama ka. Siguro ginamit niya lamang tayo upang gawing utusan at ang kapalit ay ang mga salapi na binibigay niya sa atin. Bakit ganyan kayo magsalita sa mahal na Reyna? Isa ka pa. Umalis na ang Reyna kasama ang Torong Ginto. Ang bawat isa ay bumalik na sa kanya-kanyang tahanan. Lumakad ang mga araw at ang mga mamamayay nakalimot sa magandang halimbawa at malinis na pamumuhay. Dahil diyay, nawalang bigla ang Torong Ginto. Nawala rin ang prinsesa. Sakali mang makitang Torong Ginto, ito'y nangangahulugang magkakaroon ng gutom, salot, sakit at kung ano-anong sakuna. Kaya ang mga tao ay nagprosesyon, nagdasal, nagpamisa at tumutupad ng sari-saring pangako. Naging hampas na parusa sa mga tao ang paglabas ng Torong Ginto. Kung makita ang Torong Ginto, ito'y babalang matutuyo ang mga halaman o di kaya'y magkakaroon ng malaking baha o masamang ani. Becca, kailangan nating hikayatin ang mga taong magkaisa para sa isang mahalagang pagpupulong. Kailangan na nating kumilos. Lugmok na sa kahirapan ng ating bayan. Mga kasama, kailangan nating kumilos. Hirap na hirap na ang ating bayan. Hindi na naubos ang problema. Maraming nagugutom at nagkakasakit. Ano ang dapat nating gawin? Si Kiko, siya ang ialay natin sa Reyna. Alam kong maaalis ang galit ng Reyna sapagkat siya ang subok at lubos na kilala. Sang-ayon ako! Sang-ayon ako! Ako rin! Bakit ako? Hindi pa ninyo alam na sobra na ang ginagawa ninyo? Kinakain na kayo ng galit ninyo! Tumigil ka! Damputin si Kiko! Bitawan niyo ako! Itigil niyo ito! Nagmamakaawa ako! Ang kaawa-awang binatay itinali sa puno ng kahoy upang sulugin. Di umano'y usok nito ay susubo sa Reyna ng makulot. Anong pagpapakasakit? Kakainin na ng apoy ang batang si Kiko. Nang biglang... Tumigil kayo! Hindi na ba kayo naawa? Hindi na ba kayo magbabago? Kakainin na lamang ba ng galit ang inyong mga puso? Nasaan ang mga taong itinuring kong pamilya? Nasaan ang mga taong may malasakit sa bawat isa? Nasaan? Ang prinsesa at ang bata kasama ang Torong Ginto ay pumasok sa yungib ng bundok. Ang Torong Ginto mula noon ay hindi na nagpakita. Ang mga mamamayan naman dahil sa takot na baka sumipot uli ay nagbago na rin at nanatiling mabuting tao.